need somebody like me. I'm going to analyze Dennis Uy stocks. So meron akong video recently called Qualities of a Bad Stock or Company. And dito sinabi ko that if we can find those bad companies or stocks out there and maiwasan mo sila, you're going to save a lot of money or you're going to prevent losses. And kapag iiwasan mo sila, then most likely mga good stocks lang yung mabibili mo. So si Dennis Uy, laman-laman siya ng mga headlines at least this year. So involved siya on certain stocks na nagtitrade right now on PSE, Web Chelsea, PNX, PHR, and dito. So for this video, we are going to analyze these companies and see if they have the qualities of a bad stock na diniscuss ko on this video. So meron tayong headlines dito. Dennis Uy plans to sell stake in Dito Telecommunity. Bloomberry buys a stake in Dennis Uy's casino business. Ito yung PHR. Material uncertainty reiterated. Dennis Uy, PH Resort losses more than double to 333M in first half due to weak peso. Dennis Uy, drowning in red ink. Chelsea losses 3.9B in 2021. Burns a total of 8.6B since IPO bust in 2017. Tycoon Uy's empire open to sale of crown jewels to pay debt. Phoenix says to address debt payment issues in the appropriate venues. Now, let's take a look at the price action ng mga companies niya. So, you have PHR na from as high as almost 8 right now, trading below peso. So, it's as if this company is going bankrupt already. So, like ako sinasabi guys, no, it doesn't matter kung saan ka bumili. Let's say, bumili ka ng 3 million worth of shares sa taas, 3 million worth of shares sa gitna, 3 million worth of shares sa baba. If the company will go bankrupt or will go to zero, you will lose the same amount of money. And then, we have Chelsea from as high as 11, now only trading 1.10. We have PNX na mukhang medyo buhay pa to guys. From 13, now trading 7.61. Basically, all companies out there, pababa talaga sila. And then you have Dito na nag-start ng operation, I think last year. So, itong price action na to is driven by speculation lang to. And then, operation niya, I think last year lang talaga nag-start. Pero still, pababa. So first, let's take a look at PHR and see if it says the qualities of a bad stock. So dito sa growth overview ko na to, we can see that the revenues are declining. Profitability, so negative consistent profitability. Bleeding in cash flows, nagde-deplete na nga yung kanyang liquid assets. So naliligo siya ngayon guys sa utang. And technically, hindi niya yan mababayaran because nag-bleed siya ngayon sa cash. And paubos na rin yung liquid assets neto. Kaya I wouldn't doubt na, ayan o, mag-issue-issue na yan ng shares to raise capital. And ito yung baong nilagay ko lang. Debt to EBITDA, negative 45.76. So, negative, delikado na yan guys. So, PHR, definitely, lahat ng binanggit ko dito, those are all the qualities of a bad stock. And napuruhan niya lahat guys. The next one is Chelsea. So revenue seems to be growing or flattish, okay? Negative profitability and parang ano na rin to guys, bleeding in cash flow or hindi siya makapag-produce ng enough cash flows. Liquid assets going down. And ayun oh, so naliligo sa utang din and tong utang na to hindi na daw ayang bayaran ng kanyang business operation. Hindi na rin siya kayang bayaran ng kanyang liquid assets. So, hindi siya gumagawa ng share dilution ngayon. So, most likely magbebenta to ng asset, something like that. Kasi, most likely pag nag-SRO to, baka hindi to payagan. And, kung payagan man, baka walang pumatos dyan. And, again, highly leveraged company. So, madami din siyang qualities of a bad stock. So, the next one is PNX. Revenues going up. Net income, pababa. Pero, cash flows are going up. So, ito yung maganto guys, may buhay pa to. Okay? So, technically, natatalo lang to right now on losses and expenses.
So it could be a temporary thing na ma-resolve or maging favorable ulit sa kanila yung economic environment. Pero kung continuous na mag-negative tong profitability na to, at some point magre-reflect na yan dito sa cash flows and free cash flows moving forward. So yung business operations nila or yung cash flows, kaya pa rin i-cover yung kanilang short-term and long-term obligations. Hindi gumagawa ng share dilution. Pero highly leveraged company ito. Okay, so debt to EBITDA is 12.5. Ang normal dito is below 3. Dapat some blue chip companies nagte-trade around 6. So assuming mga blue chip companies yung basis mo, 6, that's still twice the amount of leverage na tinetake niya compared to blue chips. So eto, I must say, still better than the first two na nakita natin. So eto, hindi pa siya totally bad stock in my opinion. And pero hindi ko siya ma-value right now because of the negative PE multiple. Pero kahit hindi siya bad stock, hindi ko pa rin siya gagalawin. Because of the reason na hindi ko siya kayang i-value right now. So I would say, antayin ko munang mag-positive yung kanyang profitability or net income. And the last one is dito, which is the third telco na nag-start na kanilang operation, I think last year. Negative cash flows from operation, free cash flow. So like I said, magbe-burn pa yan ng cash and negative profitability pa yan in the first few years. Pero pag ito nagtuloy-tuloy for a period of, let's say, 4 years, medyo kakabahan na ako yan, guys. And dito, naliligo rin siya, guys, sa utang kasi nga, yung telco industry or telco business, malas talaga yan on capital expenditure. Kung kailangan nilang sumabay sa Globe and Tel na nagka-capex ng 50 billion to 100 billion every year, di ba? Kailangan nilang gawin to. And ito yung problema dyan is that paano nila babayaran to? Kasi yung dalawa, yung telco and Globe, established na yung dalawa eh. Malaki na yung generate nila na cash flows. At kahit umutang sila ng malaki, kayang-kaya na nilang tapyasan yan paunti-unti. And for the case of dito, wala eh, di ba? Wala na siyang liquid assets. And kailangan pa siyang mag-capex ng malaki para makasabay. The question is, paano niya babayaran to? So, I wouldn't be surprised kung mag-SRO ulit yan at some point just to pay down this debt. So, minsan matatawa na lang sa mga customer kasi sinasabi nila minsan is that kailangan gumawa daw ng offering si dito na favorable sa pangmasa or yung cheap offerings. The problem is, kailangan nga nilang maging profitable para makapag-trim out ng kanilang debt. So technically, yung mga ganong klase ng request, mahirap pa yan i-accommodate. So basically si Tito, mahirap pa itong gawa ng comment right now. Kasi ito pa lang din yung quality of my growth stock eh. Magbaburn siya ng cash sa una. Pero pag 2021, 2022, 2023, so 2024 kapag negative cash flows pa rin siya during that time, medyo kakaban na ako dito if you're a Tito holder. And yun na nga yung review ko on Dennis Uy Companies or yung mga stocks niya na listed on the PSE. So, apat yon and it looks like si PNX or Phoenix Petroleum yung medyo may buhay right now. So, si Dito right now, mahirap pang mag-comment sa kanya kasi nasa growth stage pa lang siya. If mag-grow nga talaga siya. Meanwhile, yung dalawa, Chelsea and PHR, talagang in trouble yung dalawa na yon. And that's it. That's my review. Thank you and bye-bye. Like and subscribe.